namamahalan ako. Namamahalan ako sa 249 tapos walang nangyari. Oh, by the way, huwag kayong mag-alala kasi maghahanap tayo ng ibang sabon na sabi ko sa inyo, so okay lang naman na mahal. Okay lang na pricey. Basta effective siya. Kasi... Hello everyone! Welcome back again dito sa ating channel. Ayan, ngayon ibibigay ko na sa inyo ang aking final updates dito kay Navarro Bleaching Soap. So, nagulat kayo, no? Kasi parang kailan lang nag-unboxing video ako nito, tapos nag-first impression video ako nito, and nagbigay ako sa inyo ng partial na review ko nito. Tapos ngayon, eto, nagbabalik na ako. Parang ang bilis-bilis, no? Kahit ako na windang, nagulat ako sa mga pangyayari at nangyari dito kay Navarro Bleaching Soap. So, syempre, bago ko bigay sa inyo yung aking final updates, final thoughts dito kay Navarro Bleaching Soap, dun sa hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-click ang subscribe button dyan sa baba ng video nito. And yung maliit na bell button, ayan. I-click mo yan para sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload dito sa aking channel, meron po ang notification na darating sa inyo. Tapos meron ako second channel, ha? Ayan, yung second channel ko, kuminsan, hindi minsan, madalas yan yung ginagamit kong pang-reply sa mga comment nyo para ma-notify nyo na meron akong second channel. Ayan, mapuntahan nyo, mabisita nyo yung aking second channel, and pakisubscribe na rin po ng aking second channel. Ayan, para masaya, diba? So, eto na nga, parang kamakailan lang, diba? Kamakailan lang, noong April 6 lang, ako ay nasa harapan nyo at nagbibigay ako ng first impression review dito kay Navarro Bleaching Soap. Tapos ngayon, 13 lang ngayon. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 days lang ang nakalipas. Andito na ako sa inyo at magbibigay na ako ng final updates, final review, final thoughts. Isa lang yan para may masabi ko sa inyo kung ano ba yung nangyari sa akin matapos ang 8 araw na paggamit ko kay Navarro Bleaching Soap. So, simulan natin sa packaging ang ating pagre-review. This is the packaging, how it looks like. Bongga English. English, di ba? Natawa ako. So, ulitin natin. Ito yung, hindi ako sanay mag-English. Ito yung itsura ng packaging ni Navarro Bleaching Soap. Instant Permanent White ang kanilang claims. Ang laman niya is 135 grams, natatawa ako kasi nag-English siya. Tapos meron siyang SPF 20, pasensya na yung boses ko ha. Medyo husky pa, may ubo pa si Daisy. Tapos, ang ganda ng packaging niya. Packaging niya sa akin is pasado kasi ang lakas maka-feminine, tapos ang linis niyang tingnan. Combination siya ng white at ng pink. Kaya gusto ko yung kulay ng kanyang packaging. Tapos, same lang sa likod, sa tagiliran, kabilang tagiliran. Pero dito sa may... Dito sa taas niya, nakalabaliktad. O, tama. Nakalagay yung kanyang caution. Okay, ang caution lang naman nila rito. Sabi nila rito is, gumawa kayo ng skin test bago nyo gamitin ito sa inyong mukha. So, ang gawin nyo, sa braso nyo muna i-try. Tapos, pag nagsugat, huwag nyo nang ituloy. Kasi, baka sensitive ang inyong skin. Tapos, dito sa direction niya, nakalagay dyan sa direction kung paano nyo gagamitin. Kapag sa mukha nyo siya gagamitin, sabi dito, pabulain muna sa inyong mga kamay, kagaya na ginawa ko doon sa aking video, doon sa aking first impression video, yun nga pala. Kung di nyo pa napapanood yun, ilalagay ko yung link dyan sa baba, sa may description box sa baba ng video nito. O kaya eto, ayan, i-click ang I button para mapanood nyo yung aking first impression video dito kay Navarro Bleaching Soap. So, ayun na nga, pabulain, tapos yung bula, kuhanin nyo yun, yun yung ihilamos mo sa yung mukha, gently lang, kasi manipis lang po ang balat ng ating mukha. And sabi rin naman sa direction is, huwag i-rub, kasi syempre nga, mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit huwag i-rub. So ayun na nga, pero kung sa katawan nyo siya gagamitin, pwede nyo siyang i-apply sa katawan nyo, is okay lang, kasi naman makapal yung balat ng katawan natin kumpara sa balat ng mukha natin na manipis lang at sensitive ang minsan, ang balat ng mukha natin. Ayan. So eto na nga, eto si Navarro Bleaching Soap. Wala na ako may papakita sa inyo kasi nga, naubos ko na siya. Talagang, meron pa naman ako natira na ipapakita ko sa inyo na maliit na lang. So, mamaya papakita ko sa inyo. Hinati ko siya sa 6, kaya lang nagulat ako guys, kasi nga, ang presyo muna pala nito. Ang price nito is 249 sa Lazada ko siya binili. So, eto, may nag-comment sa akin na baka peki daw yung nabili ko. So, hindi po, kasi chinat ko si... Seller, actually, hindi siya seller, distributor siya, direct siya sa company na kinukunan niya sa,
ano tawag doon, sa gumagawa, manufacturing, ayan, direct siya doon na kumuha kasi nga distributor siya. Tapos, siya yung nagbibigay sa reseller. So, kaya ang inisip niyo, bakit mura? Kasi nga, distributor yung kinunan ko. So, kung sa reseller kayo kukuha, syempre, kahit naman ako si reseller, magpapatunaw na konti para naman meron akong konting tubo. Kahit naman kayo maging reseller, ganun din naman ang gagawin niya. Syempre, yung hirap at pagod, di ba? So, mahirap maging reseller. Meron pala silang dalawang variant nito. Nung March 3, nilabas nila yung memo nila na meron silang dalawang variant nito, yung white at yung may shade na pink. So, ang binili ko at yung napapunta sa akin, yung binigay sa akin ni seller na napabilihan ko kay Lazada is yung pure na white siya. Yung pink kasi meron siyang collagen serum na kasama. So, hindi ko siya na-try. Kaya yung white yung na-try ko. Presyo uli, $249 kay Lazada. Kung meron kayong mga friend, ayan, doon kayo bumili para naman makatulong sa friend nyo. So, ito na nga. Ginamit ko siya sa loob ng 8 araw. Nagulat ako at nawindang. Bakit ganun kabilis ang nangyari? Kay Navarro Bleaching Soap. So, ito. Nung unang araw na ginamit ko siya, which is April 6, yung first impression, dito ko lang siya ginamit sa braso ko. Tapos, sinabi ko sa inyo na wala talaga ako nakita na instant white. As in, wala talaga. Zero. Wala talaga ako nakita. To be honest sa inyo. Sorry, Navarro, pero gusto ko lang maging honest po. Wala ako nakitang instant permanent white na kiniklaims nila. Okay, magdi-disclaimer muna ako, ha? Disclaimer muna, guys. Hindi po lahat ng produkto na nahiyang sa akin ay pwedeng mahiyang sa inyo. At hindi rin naman po lahat ng produkto na nahiyang sa inyo ay pwedeng mahiyang sa akin. Hindi rin naman po, hindi porke nahiyang sa akin, ay hindi na rin po mahiyang sa inyo. Guys, eto ha, tandaan, na magkakaiba po tayo ng skin type, magkakaiba po tayo ng ating pangangatawan. Depende po sa ating balat, sa ating pangangatawan, kung paano niya i-absorb ang produkto na ginagamit natin. May mga balat na madaling pumuti, may mga balat din naman na matagal paputiin, kagaya ng balat ko, na sobrang antagal niyang paputiin. So, eto na nga, wala akong instant white na nakita noong unang ginamit ko siya. Ang iniisip ko, baka 2 minutes ko lang siya binabad. Kasi, ang direction nila rito is 3 minutes kailangan ibabad. So, the next day na ginamit ko siya, di ba pinutol-putol ko siya. Ganito yung itsura ng pagputol ko, ayan. Eto na lang kasi yung natira ko, tinira ko talaga siya, sinadya akong itira para meron pa akong ipapakita sa inyo. Eto yung natira sa akin na isa. So, ang gamit ko dito, magugulat kayo na etong perasong to, magagamit nyo siya ng isang paliguan lang. Yes. Isang paliguan lang. Sobrang dali niyang matunaw. As in. Tapos, sobrang lambot niya. Ayan o. Nakita nyo o. O, ang lambot niya. Ayan. Pero yung engrave ng Navarro, ayan pa o. Diba? Naputol. Tapos, may matitira pa naman pag ginamit nyo to. Eto na lang yung matitira. Kaya lang tingnan nyo. Sobrang nipis na lang. Paano nyo pa ba magagamit to yung ganitong kanipis? Pero ako, dahil nga nireview ko siya, yung mga ganitong kanipis, ginagamit ko pa rin siya at sinisimot ko talaga. Kasi nang hinayang ako sa presyo, ang mahal niya. Sa akin kasi, okay lang naman na pricey siya, basta effective siya. Kaysa naman sa pricey siya, tapos hindi siya effective, doon ako nanghihinayang talaga. So, eto na nga siya, yung laman niya. Maganda rin naman yung kulay niya, pure white niya, sobrang lambot, sobrang daling matunaw. Ang amoy, ayan, yung amoy is very good sa akin kasi kung kagaya ko kayo na hindi mahilig sa mga mababango, check, big check to kasi nga, wala talaga siyang amoy. Kahit anong gawin ko, kahit nirab ko siya sa balat ko nung naliligo ako at nung binababad ko siya, wala talagang amoy. As in talaga. So, kung gusto niyo na walang amoy, eto, try nyo si Navarro Bleaching Soap. Okay siya. Yun nga nung April 6, di ba, walang instant white. Sabi ko, baka kulang sa bababad. Kinabukasan nung naligo ko, buong katawan, hindi ko siya ginamit sa mukha ko, sa buong katawan lang, yung isang buong ganito, naubos ko siya talaga. As in, ubos talaga. Talagang wala akong tinira. Binabad ko siya ng 3 minutes. Kasi ang sabi ni Navarro Bleaching Soaps dito sa kanilang direction, 3 minutes daw dapat ibabad para makita mo yung resulta. So, binabad ko siya ng 3 minutes, tapos binalawan ko siya. Noong unang impression ko, sinabi ko sa inyo na madulas siya. Pero hindi, guys. Madulas siya kasi may tubig pa. Kaya madulas siyang tingnan. Pero nung tinuyo ko na siya, shocking. Sobrang dry niya. As in, sobrang dry niya. Kung kayo ay dry skin kagaya ko, ayan. Sobrang magiging dry ang skin nyo. Alam niyo ba, hindi ako gumamit ng Dove soap na mayroong moisturizing soap o any moisturizing soap na pwede nyo gamitin. So, pwede naman. Ako kasi is Dove. Kasi nga, focus ako kay Navarro Bleaching Soap. Gusto ko makita yung kanyang instant white. Kaya hindi ako gumamit ng moisturizing soap. Tapos,
Ayun na nga, wala talaga ako nakitang instant white sa kanya kahit ginamit ko pa siya ng second day na binabad ko siya ng 3 minutes. Sabi ko, baka kulang pa sa babad. So, binali ko yung 3 minutes nila. Sumunod na ginamit ko siya, ginawa ko siyang 5 minutes. Kasi nga sabi ko, baka kulang talaga sa babad eh. So, actually ako, normally, ang ginagawa ko ng pagbabad talaga sa akin is maximum na 2 minutes. Pero, nung ginamit ko si Navarro Bleaching Soap, umabot ako ng 5 minutes dahil nga gusto ko siyang i-review maigi. Dahil gusto kong makita para maging fair naman sa kanila at maging honest ako sa pagsabi ko sa inyo sa pagre-review ko sa kanya na meron ngang instant permanent white. Pero wala. Na-fail na naman at naano na naman ako. Nalungkot ako kasi wala talaga ako nakitang instant permanent white. May nag-comment nga sa akin sa video ko na ang tagal kong gumamit niyan, ilang buwan pero ilang box na daw pala, hindi buwan. Ilang box yung ginamit niya pero wala, hindi naman daw siya namuti. So ako ganun din, wala. Well, as in, walang pagbabago sa balat kong nakita. At ito pa, makatikati siya sa balat. Tapos nagsugat-sugat yung part ng braso ko na parang alam mo yung rashes na butlig-butlig na mapupula. So iniisip ko baka normal yun. Kasi nga nakalagay sa kanila is may konting katikati na mararamdaman. So iniisip ko is normal yun. Nilagyan ko lang siya ng cream para hindi siya masyado mangati. Kasi pag kinamot mo yan, lalo magsusugat eh. So nilagyan ko siya ng cream. Ni-review ko pa rin siya the next day. Pero bumalik na ako doon sa 2 minutes lang nababad. Dahil nga gusto ko lang makita talaga kung effective ba siya talaga. Pero wala talaga guys. I'm sorry Navarro. Gusto ko lang pong maging honest. Hindi ko po siya nire-recommend sa mga dry skin na kagaya ko. To be honest lang po talaga. Kasi sobrang dry skin. Kapag ito ginamit nyo, kung gusto nyo itry sa mga dry skin, gumamit agad kayo, magpalo up agad kayo ng sabon na mataas ang moisturizer content niya. O kaya ng mga lotion na merong moisturizer na mataas yung moisturizer niya nga para ma-moisturize agad yung balat nyo. Kasi talagang gagawin niyang dry skin ang inyong balat. Tutuyuin niya talaga. Tapos, wala rin ako nakita na micro-peeling na kagaya sa mga picture pangyaman. Sa mga picture-picture na nagba-micro-peeling, wala. Wala talaga sa akin. I'm sorry, pero yun talaga yung naging resulta sa akin. Sinabi ko lang sa inyo. Pero, eto, siguro, dahil nga dry skin ako, maganda siyang gamitin ng mga oily skin. So, itry nyo yung mga oily skin, lalo na yung mga pimple kasi feeling ko patutuyo nito yung inyong mga pimple. Tapos, kung super oily yung katawan nyo, gumamit kayo ng Navarro Bleaching Soap kasi baka sakali na hindi man mamuti, kagaya ng kineclaims nila, baka sakali na mapadry yung balat nyo. Kung gusto nyo i-dry, kasi nga super oily skin kayo, di ba? So, yun na nga. So, eto pa pala, sabi ng hipag ko, kasi hipag ko talaga yung nagpa-review nito sa akin, kaya napabili ako, sila nawala daw yung pimple nila. Kasi nga oily skin sila na mag-anak, so nawala yung pimple nila, naging effective sa kanila. Pero kagaya na sa akin, nag-ano rin sila ng pangangate, ayun, gano'n. Siyempre, hindi sila magda-dry skin, kasi hindi naman sila dry skin dahil oily skin nga sila. Ako, super nag-dry skin ako, kaya kung dry skin kayo, inuulit ko, nakagaya ko, wag nyo nang i-try. O kung malakas ang loob nyo, why not? I-try nyo, kasi sabi ko nga sa inyo, is hindi naman porke hindi nahiyang sa akin, is hindi na siya effective. Malay nyo sa inyo, is maging effective siya. Pero ako, honestly, nangihinayang po ako kasi sa 249 tapos 8 days ko lang siya nagamit. Eto pang 9 days ko. 9 days, 249, sobrang dali niyang matunaw. Ayan, sinabi ko sa inyo ang aking honest review. Pagpasensyahan niyo na po, Navarro. Nalulungkot ako. Nalulungkot ako kasi hindi siya naging effective sa akin. So, maghanap tayo. Promise, maghanap tayo ng sabon na titingnan natin, magre-review tayo, bibili tayo ng ibang sabon na maganda at magre-review tayo. Kung meron kayong gusto ni pa-review sa akin, comment lang sa may comment box. Ayan, comment dyan section. Ayan. Babasahin ko yan, nagbabasa ako at nagre-reply ako. So, ayan guys, sana po nagkaroon kayo ng idea dito sa pagre-review ko kay Navarro Bleaching Soap. Ako po yung humihingi ng pasensya kay Navarro kasi sinabi ko lang po yung naging resulta sa akin. Naging fair naman po ako dahil nire-recommend ko pa rin naman po siya sa mga oily skin. Pero sa mga dry skin, bahala po kayo kung malakas ang loob nyo, pero para sa akin, wag na lang po. Ayan, inulit na naman ni Daisy. So, ayan guys, maraming salamat po sa panonood nyo dito sa akin channel. Don't forget to subscribe my channel. Ayan, para mas masaya at malapit na tayong mag 100k subscribers guys. So, ayan guys, maraming salamat. Babush!